lalaki, maiksi para sa military. Ang mga babae na maigupit pang babae rin, mahaba ang buhok upang hindi sila mapagkamal ang mga masasamang babae. At hindi rin sila mapagkamal ang mga tipo o mga lesbo o mga tomboy. Huwag ninyong pinalilayhan sa anak ninyong lalaki sa mga beauty parlors ng mga babae upang huwag sila mabahira at madapuhan ang mga evil spirits ng homosexuality o kabaklaan. Dahil karamihan ng beauty parlors ay mga air-conditioned na funeraria ng mga patay na minimake-upan at inaayusan ng mga homo. Ang mga anak na lalaki ay sa parperiya na puro panlalaki ang pagupit, hindi sa mga beauty parlors. Warning po, dapat sanayin sila sa tamang sexuality nila. Kung lalaki, dapat puro panlalaki. Kung ang babae naman ay puro pambabae. Kahit malalaki na, you can change. Pwede po kayong magbago. Magsimula kayo ngayon rin sa tamang sexuality o mga kilos, pananamit, hilig at mga gawain angkop sa inyong kasarian. Male or female, lalaki or babae. Isagawa ninyo ang inyong kasarian at iwasan ang anumang hindi angkop sa kasarian ninyo. Ang mga lalaki ay physical power, muscles, katatagan, malitigas at malitigan na trabaho. Ang mga babae naman ay mga gawain pambahay at mga trabaho kailangan ng mga mapipilantik ng mga daliri at mga kamay ng mga malalambot. Huwag po pagbabaliktarin. Dahil si Yahul ang may kapal ng kaisan, siya na naman ang pasimuno ng kaguluhan at confusion. Kaya nga po, upang maiwasan ang ginagawa ng kaaway na confusion kung saan ay naglalabo-labo ang kasarian ng mga tao hanggang sa makipagtalik na nga sa isa't isa at pati na sa mga hayop o animal na rin. Dahil papalapit na ang wakas ng salibutang makasalanan, kaya mag-ingat kayo, huwag mababahiran at huwag mahahawa ng mga kasamaan nito. At yan po ang tunay na reliyon, ang umiwas na huwag mabahiran ng mga kasamaan ng salibutang ito. Ano po ang tunay na reliyon? Ang huwag mabahiran ng mga kasamaan ng salibutang ito. Kaya naniniwala kayo kay hindi na puro katotohanan ang sinasabi rito, ay puro katotohanan po ang mga ito. Kaya maniwala ka o hindi na sisikat ang araw bukas, sisikat rin po yun. Kaya po maging masunurin kayo upang palarin at maging maligaya ang mga anak ninyo sa kanilang buong buhay dahil sila'y pinalaki ayon sa mga Molyaul at mga turo ni Molkiul Yahushua Olmeluska. Yang rule? Amnam. Next po, huwag kayong magtatamang kontrolin ang mga tao at mga pangyayari upang huwag kayong maging mga mangkukulam. Dahil marami sa sanlibutan ito ang mga mangkukulam ng kapwa o liyaw na ano? Pagpapaawa, pananakot, pangaakit, palakasa, pambobola o flattery, pangrarahuyo at iba pa mga manipulasyon na ginagawa ng mga tao upang mapasyon nila ang kapwa nila sa kanilang ibig na mangyari. Maliwanag po na nakasulat sa Molyaul na wala sino mang mga mangkukulam ang magmamana ng kaharian ni Yahuul. Kaya huwag na huwag kayong mangkukulam ng kapwa, lalo na ng mga magulang, authorities at mga kasamahan ninyo. Sino po ito ang mangkukulam dati? Sino yung nagkontrol kanina ng kapatid o asawa? Kapag namumontrol ka ng pinapasyon mo sa tao kahit ayaw niya sa pamamagitan ng pagdadabo, pagkagalit, pagpapawalawan pa man, ikaw ay isa mangkukulam. Hindi lamang po yung manika. Exciting po. Kaya po, pag-aralan po natin na hindi maging manipulators ng mga tao, hindi maging controllers ng mga nasa kapaligiran natin dahil po ang Ruka Yahushua ay lamang po ang may karapatang mag-control ng buhay at isipan ng mga Yahushuahim. Wala pong junior Ruka at hindi po kayo junior Ruka. Remember, ang pinakamabisang sandata ng mga bata at mga kababaihan upang mapaluhod at mapasunod ang mga palalakihan ay ang kanilang, ano po?
luha. Kaya mag-iingat po kayo sa mga pakanan-karnal na laman ng mga anak ninyo dahil marami mga pamilya ang nasisira ng kaaway o yaw ng mga anak na magaling, mangkulang ng mga magulang upang mapasunod ang buong sambahayan sa mga luho at mga itim nila. Nakasulat, nakabalumbon ang kasamaan sa puso ng bata at tanging tamang disiplina lamang ang makapag-aalis nito. Ano po yun? Sabi nga po kayo, sabi po yun, stupidity is in the bank, is bound in the heart of the child. So kailangan ang disiplina para ito ay mawala. Sa ikaulan po ng sambayan, disiplinahin ang ulan ng mga anak, ang mga subordinates. Niyang rule? Ang kung talagang mahal mo ang anak mo at isang mapabuti, dinisiplinahin mo. Next po, kung nais ninyong magkaroon ng mayaman, maligaya, mapagwagi, mapalad, at malusog na kinabukasan ang inyong mga anak, dapat ang pagpapalaki niyo sa kanila ay didactic. Didactic. Ang bigas po, didactic. Sabay-sabay po? Didactic. Didactic na pamamaraan po o yung bawat maraming ninyong pagsasalita sa kanila ay puno ng mga aral at mga turo mula sa molyogul o banal na kasulatan. So, ibig sabihin po yung, kaya ka, malaki palagi ka nagbubulay-buhay ng molyogul, basa ng bayit ng molyogul, 10 chapters a day, 20 chapters a day, para pagbuka ng bibig mo, puro molyogul kasi punong-puno ang isip at puso mo ng mga binasa mong molyogul, kanina, kahapon. Niyang rule? Amnam. Ang dumadali sa bibig mo ay yung mga molyogul dahil ang palagi mong binabasa. Dahil ang mga magulang po ay hindi nilagay ni Yahoo